Tanungin kita, bakit ka ng ibang bansa? Ulitin ko ang tanong, bakit ka ng ibang bansa? Kung isa kang OFW, panuorin mo ang video ito, siguraduhin mong hindi ka iiyak dahil bawal ang iyakin dito. Dahil ginusto mo yan eh. Tama ako o mali? Ano ang dahilan kung bakit ka ng ibang bansa? Dahil upang, alam ko yan ang sagot mo, upang maibigay mo ang pangangailangan ng mga anak mo. Upang maibigay mo yung mga bagay na hindi mo naranasan noon. Pero ang tanong ko ganito, bakit ka umabot ng ilang dekada sa ibang bansa? O bakit ka umabot ng ilang taon sa ibang bansa na hinayaan mo na lumaki ang anak mo na hindi ka kasama? Na hinayaan mo na habang maliit pa ang anak mo, hindi si ikaw ang kalaro, ibang tao ang nakalaro ng anak mo. Bakit? Yun yung tanong ko doon. Siguraduhin mo lang na hindi ka iiyak. Dahil ang bawat katagang bibitiwan ko dito ay lahat ito ay naranasan ko. Bakit ko ito sasabihin? Dahil ayaw kong maranasan mo yung naranasan ko bilang isang OFW na ilang dekada na pong nakalipas. May mga mali kang nakaugalian or way na tinahak kung bakit ka inabot ng ilang taon sa ibang bansa. Naalala mo ba noon nung hindi ka pa ng ibang bansa? Kapiranggot lang ang sinasahod mo bagkus nagkasya sa buong pamilya. Tama ako mali? Samantala, nung nang ibang bansa ka na, kung kailan mas malaki na ang sinasahod mo, nagkulang pa rin. Ikaw ang susi kung paano mo makontrol yung pinansyal na sinasahod mo buwan-buwan dito sa ibang bansa. Ang problema lang kasi sa'yo, kasi alam mong malakas ka pang magtrabaho, kasi alam mo meron ka pang monthly income, pero hindi mo naisip paano darating ang araw na hindi mo alam ang takbo ng buhay natin. Hindi mo alam next year ay baldado ka na. Hindi mo alam next year ay wala ka ng lakas magtrabaho dahil meron ka ng kapansanan. Mag-ipon ka. Pangalawa, ikaw mismo ang susi kung paano mo makontrol ang mga income na ipapadala mo sa bansang Pilipinas. Reminders, lalam mo noon, nung nasa Pilipinas ka pa ng trabaho, na pagkasya mo sa iyong pamilya, yung kapiranggot na sinasahod mo, samantala ngayon, doubly or triply ang sinasahod mo. Ikumpara mo nung namasukan ka pa o nangamuhan ka pa sa bansang Pilipinas, pero bakit ka inabot ng ilang taon? Yan yung tanong ko. Bakit ka inabot ng ilang taon o dekada dito sa ibang bansa? Dahil ikaw ang may mali. Ulitin ko, ikaw ang may mali. Dahil hindi mo alam kung paano mo i-control yung pinansyal, yung pirang pumapasok sa iyo buwan-buwan. Ikaw ang susi kung paano mo i-control yan. Huwag mong sanayin ang iyong pamilya sa bansang Pilipinas na kailangan pag meron silang hingiin, iibigay mo agad. Ikaw mismo ang mag-control. Dahil bandang huli, kapag uuwi ka sa bansang Pilipinas, ikaw ang kawawa at iyong buong pamilya o iyong mga anak. I-control mo ang mga bawat perang pumapasok sa iyong buwan-buwan. Kung hindi kinakailangan bilhin ang isang bagay, huwag mong bilhin. Pagtsagaan mo kung ano ang meron ka. Hindi lahat ng oras na maari mong ibigay sa iyong pamilya o sa iyong mga anak ang luho na gusto nila. Isipin mo magiging bukas. Bawal umiyak dito. Sobrang hirap bilang isang OFW. Sobrang hirap bilang isang OFW. Like me, na inabot na po ng ilang dekada, hindi ko po nakakasama ang pamilya ko. Ayaw ko pong maranasan mo kung ikaw po ay baguhan pa lang sa ibang bansa. Magkaroon ka ng gulo sa buhay. Ikaw mismo ang susi kung paano mo makontrol ang pera or monthly na tanggap mo dito sa ibang bansa. Dahil triple na po ang sinasahod mo or double na po ang sinasahod mo ikumpara mo sa Pilipinas. Huwag mong hayaan na lumaki ang anak mo
na hindi mo kasama. Huwag mong hayaan na abutin ka ng ilang dekada sa ibang bansa. Huwag mong hayaan. Sobrang hirap. Sobrang hirap maging isang OFW. Ako bilang isang OFW sa loob ng 13 years sa may balak pa lang mga ibang bansa or nasa ibang bansa ka na ngayon at inabot ka na ilang taon, ikaw ang susi kung paano mo makakasama ang anak. Ikaw ang susi kung paano mo i-control yung perang pumapasok sa iyong bonbon. Nais kong itanim sa kukuti mo nung ikaw pa po ay namasukan sa bansang Pilipinas, kasya mo ang kapirambut mong sahod. Samantala ngayon, doble o triple ang sinasahod mo, bakit kulang pa? Dahil ikaw ang may mali. Dahil hindi mo alam kung paano mo i-control yung perang pumapasok. So hinahayaan mo lang na kung ano ang kailangan ng pamilya mo, binibigay mo kahit hindi naman kinakailangan. Ang tanong ko, bakit ka inabot ngayong taon sa ibang bansa? Papayag ka ba? Nalalaki ang anak mo, hindi mo kasama. Papayag ka na lang ba? Ang ipon mo puro resibo. I hope na gets mo pinupuin ko dito. Dahil ayaw ko pong maranasan yung naranasan ko na hindi ko po kasama aking mga anak na lumalaki sila. Pero may plano ang Panginoon. May plano si God kung bakit ako inabot ng ilang taon dito sa ibang bansa. Dahil habang tumatagal, na-realize ko na yung mga experience ko dapat kong ipaliwanag isa-isa, dapat kong isiwalat isa-isa upang iparating sa karamihan, especially sa mga baguhan ng mga ibang bansa. Ikaw ang susi para hindi ka abutin ng ilang taon sa ibang bansa o dekada. Mabuhay po lahat ng Pilipino. At kapwa ako po, Pilipinong OFW kahit sa Amazon.